for today, gusto kong i-share sa inyo kung paano mag-handle ng business about sportswear uniform. Ayan, ang sportswear uniform, isang napakagandang negosyo yan. Kasi dyan, hindi ka mawawala ng customer, hindi ka mawawala ng pera sa bulsa. Okay, hanggat may naglalarong bata, hanggat mayroong mga paliga sa mga barabarangay, may magpapagawa at may magpapagawa talaga yung uniform. At kung minsan excited pa sila talaga na suotin yung kanilang uniform, minsan kahit wala pa sa schedule ng pagtutubos ng kanilang uniform, nandiyan na sila eh, excited na silang magtubos ng kanilang mga uniform. At kapag tinubos nila yan, pera na agad siya. Ang problema mo lang is yung mga makina. Actually, hindi naman bongga ang makina. Pwede ka naman mag-start kahit 3 pirasong makina lang. Isang pang-aging, tsaka 2 single machine. Pwede na yon. Ngayon, dadagdag ka na lang pag kumikita ka na. Kailangan mo lang sigurong gawin sa kapag nagtayo ka ng business na yan, in my own opinion, is kailangan na mas advantage din yung meron ka talagang experience, meron kang background, meron kang alam tungkol dun sa sportswear kung paano gawin, kung paano tahiin, kung paano magtatak ng rubberize, kung paano tabasin, yung meron kang kaalaman din sa pagtatabas. Ganyan. So dahil ako, nanggaling ako dun sa paggawaan talaga, dati ko ng trabaho yan, bago ako magsarili, nanggaling na ako dun. So nakita ko yung mga process ng pagtatatak, pagtabas, pagtahi. Kaya nung nagkaroon ako ng pagkakataon at nakaipon ako ng pera, nagsarili na ako. At yun, hindi naman ako masyadong nahirapan. Actually, nung umpisa, ako lang talaga mag-isa. Ako nang namamalengke, ako nang nagtatabas, ako pang nagtatahi, ako pang magtatatak. So whole package talaga yung aking package deal. Dumadami na yung customer ko, kinailangan ko nang maghingi ng rescue sa aking mga kapatid. Siyempre, yung mga kapatid ko, that time, hindi pa marunong tsaka mga hipag ko. So, tinuruan ko lang din sila. Nung natuto na sila, ayun, mas maganda din magturo ng mga katulong na mananahi kung mismo mga kamag-anak mo or mga kapatid mo, ganyan, mga pamangkin mo. Yun na, mas magandang turuan yung mga kadugo mo talaga, mga kamag-anak, kesa sa ibang tao. Kasi yung kadugo mo, anytime yan, nandyan lang yan sa paligid eh. At hindi ka niyan matitiis sa lahat ng pagkakataon, lalo na kung kailangan mo talaga ng tulong, hindi ka matitiis. Pero yung ibang tao, pag yan, sinumpong ng katamaran, kahit anong gawin mo, kahit maglulupasay ka na sa harap niya, hindi ka pa rin niya tutulong. Kasi ibang tao yan eh, wala siyang care. Diba? Alam niyo naman, yung... Checkin mo rin yung quality. Dapat maganda yung quality ng rubberized printing, maganda yung pagkatahi, maganda yung pagkatabas para mas maging presentable sa customer. At hindi lang yun, ibabalita ka niya sa mga ibang mga bata or ng mga ibang customer na kapag quality yung gawa mo, babalik at babalik sila at mandadamay pa sila ng mga kasama. Pero kapag hindi maganda, poor quality ang ginawa mo, ikakalat ka niya, ibabalita ka pa niya sa iba na, ay huwag kayong magpagawa doon, ang pangit ng gawa doon. Ganon. So, impact sa'yo yun. Malaking epekto yun sa business mo. Kaya dapat, be sure na quality ang gagawin ninyong trabaho. And sa puhunan, yung customer mismo ang nagbibigay ng pambili ng tela sa'yo kasi magda-down payment sila eh. Actually, 50% na ang idadown nila. So, sapat na sapat pambili ng tela. So, anong problema doon? Wala. Diba? Wala ka na magiging problema. Bibili ka lang ng tela sa Divisoria. And then, pagdating mo dito, ipaprocess mo lang. Pagtutubusin na nila, yung pera na naman siya. So, fully payment na siya doon. So, walang masyadong hassle. No hassle. Yun nga lang, sabi ko nga, dapat may experience ka. Kung wala ka namang experience dyan, pwede mo naman pag-aralan sa sarili mo. Yung process, yung... kung may kakilala ka na gumagawa talaga, pwede mo siyang kunin bilang katulong sa'yo, makakatulong din yon. And kung meron kang internet, pwede kang mag-search sa Google kung
ano yung process talaga dyan. Yun, unti-unti, pag napag-aralan mo na yun, makaka-recover ka din at may start mo na siya. Okay? Sa umpisa, medyo mahirap kasi madami kang isa-settle. Magsa-settle ka ng mga materials na pwede mong gamitin. Like yung sa pagra-rubberize, kailangan mo ng lamesang mahaba, kailangan mo ng mga plates, kailangan mo ng mga kagamitan sa pagra-rubberize. Sa makina naman, kailangan mo na din ng lamesa na pantatabasan ng tela. Kailangan, madami, marami kang isa-settle down before ka mag-start. Pero after mo naman, after naman na ma-settled lahat ng mga kakailanganin, ayun na, tuloy-tuloy na yun. Wala nang masyadong hassle doon. Okay? So, ganun lang. Ganun lang ang pag-handle ng ano. Ako kasi, nung umpisa, nag-ano pa ako eh. Na bumili pa ako ng computer tsaka printer. Kasi yung kinuha kong nagra-rubberize, although kahit marunong siya, siyempre, mas nakakabilis din yung ipiprint yung number, yung mga apelido sa computer, and then i-cut out na lang niya. Hindi, mas mabilis kasi yon kesa naman dun sa mano-mano mong i-drawing yung mga number, mano-mano i-drawing yung, mas nakakatagal yon. Lalo na kung madami na yung customer mo, maraming naka-pending na customer, so kailangan mo ng mas mabilis na paraan. So, nakakatulong din yung computer tsaka printer sa negosyo mo. Sa supply naman ng mga gamit, hindi ka naman mawawalan kasi sa Divisoria, pumunta ka lang sa Divisoria, madami yan. Si Manchester, si Rochas, si Andy Athletics, at saka yung katabi ni Manchester. Alam ko, apat lang yung alam ko dun sa Divisoria yung nagsusupply ng mga ganyan. Yun yung mga sikat talaga na nagsusupply ng mga gamit para sa sportswear. So hanapin nyo lang sila doon sa Divisoria. Sa mga pattern, nandito naman ako, pwede naman kayong humingi sa akin ng pattern or manood lang kayo sa mga videos ko about doon sa mga pattern, pwede naman yon. So sagot ko na yung pattern para sa inyo. Sa rubberized printing, hindi ko na siguro ituturo yon kasi masyado nang marami yung tutorials ko, baka mahaluan pa ng ibang item yung aking mga contents. Siguro sa gagawa na lang ako ng ibang channel or another channel para dyan sa rubberized printing, about dun sa mga pang printing. Alam ko rin naman ang mag-print ng rubberized yung processing. Kaya lang hindi ko na siya i-accommodate pa kasi hindi ko na kaya i-accommodate lahat-lahat. So, pwede naman kayong mag-research dyan sa Google about rubberized printing. Magaan lang naman yan eh, magaan process yan. So, yun lang kung marunong ka sa tabas, and then sa pagtatahinga, pwede ka namang mag-train or mag-hire. Kung marunong ka, magturo ka sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga pamangkin mo. Ayan, may spread out mo na yung kaalaman at the same time, makakatulong sila sa iyo pag natuto na sila. So, yun yung importante doon. Ayan, so, yun pa lang pwede kong i-share sa inyo sa ngayon. And, abangan nyo na lang yung mga susunod kong mga uploads about dun sa mga iba pang tutorials galing kay Madam Logs. Ayan, thank you so much for tuning in. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Okay? Thank you so much. Thank you for watching.